So ikaw mismo, Beverly, nag-request ka sa kanila? Mm-hmm. Natalian ka? Bakit mo ni-request yun? Para hindi ako makaharm ba? Kung may mo, palang tanik, mabuligan naman ko. Kahit ay para lang dito sa pamilya ko. Pigado pa ko mo. Haluin man ko mo. Para makuhan ko man ang mga pamilya ko. Wala ay mamatya ko po. Insistener ko para sa pamilya ko. Kaya wala ko sarang may mo. Panagat ng nanobra ko, bisan sa bulong ng bata ko. Ano naman ang feeling mo na yun nga, no, may kumontak sa inyo na gustong tumulong? Ang mga tukang nilipag istorya ko kay mama, nag-BM, duwa kay... Moto eh, kay may mabulig, kay mana. Kay Pemi, kumagita si Papa, gibi. Gibi, dahan ko mix ni tatay nila. Tuluhin na kami siya. Ayun, welcome back ulit sa ating channel, mga kaibigan, mga kabayan, mga kapatid, mga kalingap. Ito, may dadalawin tayong pasyente, no? May problema po ito sa pag-iisip. Kung paano po ito nakita natin, guys, ay medyo kakaiba po, ano? Dahil noong nagpunta po ako sa clinic, no, ni Dr. Aguirre, isang psychiatric doctor sa Sanitarium Hospital or BAMSI, nakita ko po yung pamilya at hindi naman sa panghuhusga, nakikita ko po na parang ano sila, medyo hirap sa buhay. So nawa ako doon sa tatay, kasi nga kasama po niya yung tatay at nanay niya noong nagpatsika po itong batang ito. So sinikap ko talaga na makausap yung sekretary ni doktor at tinanong ko yung ano, yung ito na nga, itong pasyente na pupuntahan natin. At nagpaalam din naman ako kay doktor kung pwede lang, kung pwede na tulungan nga itong pasyente na ito. Dahil sa pagkaalam ko po, no, sa nasabi nga po sa akin, hindi po sila nakabili ng maraming, ika nga sa resita po ni doktor na 30 pieces na ulan sa pin at kung ano pa yung mga gamot na kailangan niya, ang nabili lang po nila ay tatlo. So, priority po nila yung bayad po sa check-up. So, wala na po silang pambili ng tableta, ika nga. So, nakakaawa. Isipin mo, guys, nagpa-check-up ka. Supposed to be, araw-araw po yung nagamutan. Pero, sa kahirapan po talaga ng buhay, tatlong tableta lang po ang nabili nila. So, nakakaawa po. So, ngayon, ito na nga po, no, puntahan natin. Coordinated na ito sa doktor at saka sa sekretary nga po ng doktor na dito nga, at nakausap ko na din po ang pamilya by phone at tuwang-tuwa nga po sila na ito, sa tulong po natin, guys, at ng sponsor siyempre, matulungan na po natin sila dahil kawawang kawawa po ang kanilang situation. At sana masamahan nyo kami, guys, at paki-like na din po ang video na ito, paki-share, at para marami pa po tayong matulungan. Okay? So ito na, guys, puntahan na po natin ang pamilya. This beats exclusive. Walang hindi makakaya, siya ang inyong kasama. Kahit ano mang hirap, kasama ang dasal at buong may kapal. Laging nandito kapag kailangan, basta RP Max Plus. Kahit nasaan ka man, kahit nasaan ka man, kahit na napakalayo, kahit na napakalayo, may isang taong tutulong para sa'yo at para ikay magbago. Di magdadalawang isip, ika'y abutan. Kahit na malayo, gagawa ng paraan. Dahil ramdam niya ang hirap ng bawat Pilipino. Laki din sa hirap, kaya hindi na bago. At palagi mong matatawagan sa oras na pangangailangan. Hanggat makakaya, di niya kayo hahayaan at di kayo pababayaan. RP Max Vlogs, may mabuting puso at mabuting tao. Kahit malayo, siya ay nandito, handang tumulong sa kapwa Pilipino. Walang hindi makakaya. Nalaman namin yung yun nga, no, yun yung kwento natin na nakita kita doon sa ospital.
At nakita ko yung nakaluhod ka doon o nakakuan. At ito nakita ko si Beverly na medyo yung ano patawa-tawa. So alam ko ito yung may ano may problema. Tapos kapatid niya yung ano utod niya yung ano yung katabi niya. Ah, okay. Ako pala tayo si ano si Kuya Roger o Apre Max po yung YouTube channel ko. Oo. Bali tumutulong kami sa mga nagcha-charity kami. Tumutulong kami sa mga katulad nga ng problema nitong anak mo na may problema sa pag-iisip. Ang tinutulungan namin yung talagang walang wala. Walang pera o talagang ano, mahirap talaga. Kasi kung sabi ko nga kung hindi namin tulungan, eh walang mangyari sa buhay nila. Oo. So sa makakaya ginagawa namin, pero binavlog namin. Kasi may mga nanonood po kasi sa vlog namin, pag nakita nila, naawa sila, doon sila tumutulong. Oo, so ngayon po, itong ginagawa nating interview, marami po ang makapanood nito. Oo. So may kwento mo ba sa amin tay, paano nagkaroon ng problema si Beverly? At pakilala mo na kayo sa mga ako viewers natin. Ako si Margarito Titong. Nag-star sa Barangay San Juan, sakop ng Pontevedra. Ilang taon na po kayo tayo? 60. Si Simta. Ah, bata pa. Oh, bata pa. Tapos, ano po yung kabuhayan nyo? Ang Panagat. Ah, Panagat. So, kumusta naman po ang kita nyo sa Panagat? Ang subong pigado, subong Panagat. Toon, kadasun, hapon. Pigado, mahina ang kita, guys. Ano? Pagka pigado, mahina ang kita. O bakit po nasabi nyo tayo na pigado o mahirap ang kita sa Panagat ngayon? Ang pangmaon agi-agi lang buha ka subong Mayo so hindi permanente no hindi permanente. So hindi permanente guys ang kitaan no sa Panagat so yun talaga ang challenge so hindi naman ko Mayo ka Panagat kaya kung slakyan bay naguba guba yung bangka mo so sira yung bangka niya guys kaya panglaya lang ko so paano panglaya. Yung sumasama ka lang parang ganon. Hindi, nang may laya ko, panglaya lang ko sa suba. Ah, laya yung nanghuhuli lang, no? So nanghuhuli lang siya guys sa river diyan sa labas. Oo. So ano naman po yung mahuhuli niyo pag diyan lang kayo sa ilog? Pasayan kag talapya. Ah, okay. So nakamagkano naman kayo sa isang araw? 200. So yun po yung pagkain niyo. So kung bibili kayo ng gamot para sa kanya, hindi na. Eh, wala na. So, wala na po silang budget, guys. So, yun po talaga ang problema. So, mahirap ang buhay, ika nga, no? So, tay, makwento nyo ba sa amin o sa mga nanonood sa atin, paano ba nag-umpisa ang problema ni Beverly? Kay siya, ang may bata sa nga gamay. Oo, may maliit siya. Oo, isa ka tuwig kag tunga. Okay. Tapos nagtrabaho sa nagubra. Ah, sa din siya saan siya nagtatrabaho? Nubo. Sa Nubo sa Bacolod? Hindi, sa Drilan Sinigaran. Ah, Sinigaran. Okay. Matapos trabaho yan ng lawig man yan trabaho, bugat sa guro kay bago sa nagbata. Oo. Muna natumbuhan. Ah, so nabinat, no? So posibleng nabinat siya, guys. So yun po yung tapos, nakailang buwan na po siyang ganyan? Taon na ba? Hindi. Mga 15 dias lang eh. Ay, bago lang. Bago lang na nagkaganito? Ah, okay. So, madali pang ano. Mabuti naisipan yung ipa-check up kay doktor. Ano? Isang wala kami, wala. So yung pina-check up nyo, ano yun? Inutang nyo, hiniram nyo? Inulam, ano? Sakaan. Hiniram nyo? Yung may tubo, no? So, anong kuhanay? Anong sabi ng doktor na ano sakit ni Beverly? Nervous breakdown. Nervous breakdown? Ah, okay. Tapos, madali lang daw? Nang may check-up pa kami sa 15. Sa 15? Matapos i-take yung mga gamot na ano? Binigay niya. Nabili nyo ba na yung mga gamot na ano? Iba, hindi pa. Nanghingi lang ako sa DSWD. Kagapon. Nakahingi naman kayo? Binigyan ako ng 1,000. Kamo to binili ko. So pera ang binigay sa inyo ng DSWD? 1,000. Tapos, nabili nyo sa pharmacy? Oo.
Ah, okay. Kulang pa to gani. Kulang pa. Hmm, yun nga ano. So, ang lang check-up yun naman sa 15. Sa 15? Oo. Oh, kasi obserbahan siya. Oo. So, hindi pa malala yung condition pala ni okay, Beverly? Nagapan. Nagapan, oo. Okay na, ano. Hindi ba siya naging violente o oo. Ano? Naging violente siya? Oo, sir. Ang ganyan hinagaw kasi naman niya Ano po yung so far na nagawa niyang violente na ano? Nagwala o nag-ano siya? Oo, gawala sa sir. Gawala siya? Sumisigaw, gano'n? Oo. So, nakakatulog ba siya? Hindi. Nang tatlong gabi, apat na araw. Hindi siya nakatulog? Oo. Nagsisigaw siya? Oo. Mabuti. Ay, kasi nakatake na siya ng gamot, oo, gamot. No? Kaya ano, so mabilis ang epekto. Oo. So, yun nga lang, no? Ang ulan sa pin, isang tablita ang binigay ni doktor sa kanya, no? Ano yun ay 60 pesos yun kung sa kanya nyo bilhin. Mm-hmm. Pag sa labas, 89. Oo. O baka 90, mga ganun. Oo, mga muna kaya. So, sa ganong presyo, okay lang ba na yung kaya nyo? Hindi. Hindi nyo makakaya. Walang trabaho ang tataya nagbantay sa kanya. Ako nagtrabaho doon sa kabila. Kasi tuloy-tuloy na yun, mga ganun. Si Beverly, kumusta ka na? Okay lang. Okay lang? Mm-hmm. Anong mga nasa isipan mo? Yung ano, nagwawala ako. Totoo yun. Nagwawala ka? Pero ngayon, anong mga pumapasok sa mind mo? May mga naririnig ka ba? Na mga bulong-bulong o mga parang may nagsasabi sa'yo? May mga ganun? Unti-unti nawawala. Ah, okay. Kasi so meron siyang naririnig talaga. Na parang sinasabihan masama, ka. Masama yung gusto. Ha? Yung parang masama yung gusto. Na ganun. Talagang parang inuudyukan ka o sinasabihan ka na ano? Na mali. Na may gagawin ka na sa iyo. Pero alam mo na masama yung sinasabi niya. Oo. Kaya kinokontrol ko ganun. Kinokontrol. So, kahit pa paano, no? Kontrol. Nilalabanan niya yung mga naririnig niya. Oo. Kasi kawawa din naman, lalo may anak ka, no? Na mag 2 years old. So, gagaling ka pagka ano. Kami naman, pagsikapan namin na makatulong sa inyo. At sa ano din ay, sa DSWD o di kaya sa City Health, no? Pwede din yatang humingi ng gamot sa kanila, sa City Health. So, lahat ng pwedeng ikaw nga pagkuna ng makatulong sa kanya, gagawin natin. Ika nga, tulong-tulong tayo. So ngayon, kahapon, Miyerkules, sarado ang clinic ni ano, Dr. Aguirre. So kahit hiningi ko yung, di ba, hiningi ko yung ano, yung resita. Sabi ko, Miyerkules pala, sarado ang clinic. Alas 12 pa yung ano niya. Oo. So magbigay na lang ako ng ano, ng konting amount. At nanggaling ito kay Ma'am Ruth Bates sa Mixed Gloves. Taga ano ito, taga Negros din na nasa Germany. So, kayo na lang ang bumili na yun ng ano, pandagdag dito nga sa gamot niya. Oo. So, supportan po natin guys si Ma'am Ruth Bates Mixed Vlogs dahil yan, tumutulong po yan sa mga mission natin dito sa Negros. Oo. So, iabot ko na yung ano, yung padala niya. Oo. $1,005 ito na eh. Oo. Nanggaling ito kay Ruth Bates. Next Vlogs. Ayan. Oo. At least makatulong sa gamot niya. Oo. Kasi ano. So ano masabi niyo na eh sa ano, sa natanggap niyo pong tulong? Sabi ko niya salamat eh. Dahil na mabuligyan si Beverly. Oo. Ikon kami lang. Oo. Lumbong ko na lang. Oo, sige lang, okay lang. Oo. Kami lang. Hindi nyo makaya na, no? Mm-hmm. Yung pangangailangan niya. Oo. So, may anak ko sa madaan. Oo. So, prioritize niya lang na yun, no? Yung ulan sa pin. Oo. At saka yung isa yata, pang patulog. Yung isang gamot, di ba? Sinabi ni doktor. Pang patulog. Pero okay naman ang tulog niya. Oo. Okay. So, ikaw naman, Beverly, ano pang masabi mo? Maraming salamat sa inyo. Mm. So, ikaw mismo, Beverly, nag-request ka sa kanila? Mm-hmm. Natalian ka? Bakit mo ni-request yun? Para hindi ako makaharm ba? Ah. Makasakit. Kawawa naman, no? Oo.
hindi ko man bin, ano, bin pati kay ano yun. Hindi, nagulat din kayo na yun, no, na siya mismo nagsabi na ikadina nyo ako. So, ganun pala yun. Ikaw mismo ang nag-request na ikadina ka. Dahil ayaw mong makaharm sa, ano, lalo na sa anak mo. Ganun pala yun. Ting sa isip ko naman sa akong panguna-una sa akong paminsaron, na bisan malumos kami sa utang, basta magapan ko lang saya. Kaya bala, na mabaydan, tagid na. So ang ginawa kasi nila guys, ano, ang ginawa nila tatay, umutang sila sa 5-6, no? Oo, para lang madala si Beverly sa hospital. Oo, so yun talaga ang mahirap, no? Pero tama yung sabi ni tatay, no? Di bali, malumos sa utang, at least matulungan lang yun, no? So ganun talaga, no? Ganun talaga pagka, siyempre, mahal natin yung pamilya natin, gagawin ang lahat. Oo. So, naintindihan natin yan. So, sana sa mga nanonood. Ngayon tayo, sa mga nanonood sa atin tayo sa ibang bansa, o sabihin natin yung mga kababayan natin na may extra sa buhay o may busilak na kalooban. Ano pong apila mo tayo? Anong masasabi mo sa kanila? Mga kababayan ko sa ibang nasyon, bisayaon ko lang siya. Oo, sige po. Sige. Kung may mo pa lang kami, mabuligan naman ko. Kahit para lang dito sa pamilya ko. Pigado pang ko mo. Paluhin bang ko mo. Para makuhaan ko man ang mga pamilya ko. Walay mamatya ko po. Sinir ko para sa pamilya ko. Kasi wala ko sarang may mo. Panagat ng nanobra ko, bisan sa bulong na ng bata ko. Mahirap. May mga naramdaman ka na ba tayo? May maintenance ka ba sa high blood? Wala. Wala. Nakakapa-check up ka ba? Wala. Wala din. So hindi rin natin alam kung anong sakit talaga din. No? Ano pang masasabi mo na sa mga kababayan natin na makapanood sa inyo? Sa mga kababayan natin na nagpanood ngayon sa amin, humingi ako ng tulong sa inyo. Ilunggo ko na lang kay hindi ko ginawa. Oh, sige na, okay lang na mag-ilunggo. Kay Pigado kami, wala li kami sang pangabuyan, bala nga per maminte. Kung pwede, kung may mga sobra sila sa ilang pinansyal, mabuligan nila kami. Kahit ang akong bata, hindi pa makaobra. So may apo pa ko nga pinabantayan, kaginapakaon, kagina pampers, gatas, muna vitamins. Kaya ako nga daan, may ano man ko sero. Kita mo man, may glitter ko. Ay, o nga, no? Dito sa harap, no? Okay lang ko. Pero madali man lang nanay, madali lang operahan. Sa nakikita natin guys, si nanay may ano pala, may sakit pala, goiter, no? Napa-check up mo na yan, ay? Yung goiter mo? Wala, hindi ko pa-check up. Si Beverly, ano pang anong masasabi mo sa mga nanonood sa atin o manonood sa iyo? Anong masasabi mo? Sa mga gabulig sa akin, madami nga salamat sa inyo. Kung di tungod sa inyo, wala ko de. Amo lang na madam. Oo, gagaling ka ano. O bago kami napunta dito, Nay, nagdadasal ka ba na may tutulong sa inyong tao? Nagdasal ako doon sa may ospital, sir. Ah, sa ospital mismo? Dito nga may tao nga makabulig sa amon bala. Grabe na. Ano ang tagipusuon. Ba nalipay-lipay ko to, sir, kay ang babae. Nang ko pa nga ano wala namon ayon ang number nga man kami mo una dasun nagpasugot. Kaya siguro na ino ganito no siguro sa... na ito sana hindi ako maiyak. Totoo. Habang nagdedasal ka na parang ano parang may talagang marang nagsasabi sa akin ba na nandoon yung parang naano ako kay tatay, na focus ako kay tatay sa inyo. Sabi ko, parang na-touch ako sa nakikita situation. Ko sa sitwasyon nyo. Na yun nga, since nagtumutulong naman ako, sabi ko,
nakakaawa naman itong pamilya na to. Hindi naman sa hinusgahan ko, pero makikita mo yung siyempre, no, kung may pera ka o wala. Sabi ko, baka hirap ito sa pera. Yun yung talagang pumasok sa mind ko. So, ikaw nga, siguro kung nagdadasal ka nga ng ganun, so parang, di ba, parang inuudyo ka na ako ng Panginoon, no, na itong pamilya na to, kailangan nila ng bulig o ng tulong. Eh kasi nga, nagdadasal ka na pala. Mm-mm. Na sana may makatulong sa inyo. Tinalipay ko to kay may babae na gatagsam kay wala kami pakakaon pa maupo niya ka. Magkano po yung binigay 200 ang binigay niya sa amin. So maraming salamat doon sa nagbigay ng 200 sa inanay. Pasalamat, grabe kita mo. Pasalamat siya nadugang to sa bulong. Sa bulong ni Beverly. Oh. Yun yung binili nyo ng ulan sa pin. So, ikaw nga na, yung dala niyong pera, pang check-up lang talaga. Pang check-up lang to ka, pang nag-occupar kami sa salakyan, gintipid-tipid ko gito ang kwarta kay para makaigo. At balita ko, buti nga, binigyan kayo ng discount ni Doktor. Oo, nag-ayokin ko yan kay may Doktor. May PWD yan na ba si Jennifer? Ah, si wala Beverly? Wala pa sa, ano? Kasi yung binigay ni Doktor, pang ano yun, kung mayroon kang PWD card. Mayroon nga, sir, wala sa akin pangitaan. Sa ano, ID, kaya pangitaan. Nawa lang si Doktor. Pagkalam. Oo, sinabi sa akin ng sekretary, nawa si Doktor, kaya binigyan kayo ng discount. Mm-hmm. Oo. Ang kaya, ano, ito. Di, eh, pasalamat ko kagapon na ngayon ko sa DSWD, tubi sa Ihabulong, na sabi isang bunso ko, nay, minanawag din ay mabulid ko sa aton. Grabe, hibi ko, sir, kay ko'y salamat, gigim pa matian na akong pangamuyo. Grabe, hibi na mga dua, isang bunso ko. Ako na, sir, dito sa DSWD. Si, ikaw ang tinawagan ni Gina. Punta ka dito. At so, iya. Nay. Oo. Siya ang bunso mo? Oo. Ah, punta ka dito. Oo. So, ikaw ang tinawagan ni Gina. At pinaliwanag ni Gina na may gustong tutulong sa ate mo. Ah, bali na nawag itong sekretary. Ginatag ko lang dahil kay Manang. Okay. Si ano na. Ano naman ang feeling mo na yun nga, no, may kumontak sa inyo na gustong tumulong? Ang matugan, eh, pag-istorya ko kay Mama, nag-BM, may duwa kay Moto, eh, kay Mayroon mabulag, kay Manang. Kay Pemi, kumagita si Papa, Gibi. Gibi, dahil ko mix ni Tatay nila. Naluon na kami siya. Gagapon nga ni, wala ko kakaon, pamaha, wala ka panyaga. Nangayok-kayo lang ko to, yung uhaw-uhaw na ko sa DSWD, nangayok lang ko tubig, kaya gumana na akong tiyan. Pagkabot ko mo to, kaya nakapuli ko mga alas 11 na guloy midya. Gutom-gutom, naging ko, wipe ako tinulugan. Kaya malipong na ko, sugo lang ko to, ganit sa mga pilala, baklik to, ano, tubig, kaliyog, eh. Amo na, may naluoy man, gin. Ano pa kala nitong bunso mo na yun? Valerie. Ilang taong ka na, Valerie? 17. Nag-aaral ka? Ay. Anong grade mo na subo? Mag-grade job. Scholar na sa sir? Ah, scholar ng ano? Nang araw sa mga with honor. Ah, okay. Maganda. Paralay niyo na yun. Oo. Kasi, ano, ikaw nga, baka ito yung pag-asa nyo. May itsura din si Valerie. Oo, 17. Oo. So, naawa ka sa ate mo. At naawa ka kay papa mo. Sabi mo nga, ano, kasi araw-araw na palang umiiyak si ano. Dito, gaybe. Ito si tatay mo gawa pungko sa hospital? Sa baldusa. Oo, gaybe. Sa sir. Galing nauya lang hindi sa kay. Hindi ko nakita. Kay nagtalikod sa. Anong iniyak mo, tay? Naluwi. Upo dito, tay. Oo. Anong iniyak mo tayo doon sa hospital? Kay naluoy ka sa akong kabataan. Kay tungod nga lang, ako sila talagang bahala na. Basta mabuligan ko ng kabataan ko. Basta na nang trabaho, makakaya ko. Basta okay lang sila. Mailang na masakit. Hindi ko nakita si tatay na umiyak doon. Kung nakita ko siguro, baka doon kuya, mismo. Kuya, makita. Kaya siguro nakatalikod lang si tatay. Ginahambalag ko sabihan si Beverly. Nang hindi ka magsari na waras pa ng pakabuot ka kay tatay mo ulang daw abla kay B. No. Niyak na. Gusto ko, bisan lang pa kaming pera. Gusto ko wala lang masakit kabataan. Oo, yun ang nga. Ang muna importante. Oo.
Totoo tayo. Oo, totoo tayo. Basta hindi lang kung magproblema sila. Kay bala na yung bulatang bala. Basta okay lang sa tanan. Ah, pag nagkulihiyo ito na eh, paano pag-aral nito? Ano, nang wala naman tuition. Scholar naman siya, no? Hindi pa man, sir. Subungking nga sila nga scholar. Kaya makuha ka na sa entrance exam mo. Kaya grade, ano pa lang sa grade 12. No? Ano bang gusto mong kunin, Valerie? Accountancy. May mga state university ba dito sa Pontevedra? Saan din ka mag-aaral in case na magkulihiyo ka na? Hindi pa man sure kung hindi enak na ba ito. Ah, mas ano? May entrance ba na mo? Oo, may entrance. Okay, accountancy. Okay. Sige lang ah. May isang taong pa naman. Oh. Oo. Parehas ka mo, wapa ba na? Parehas ka mo? Oo. Tayo kayo maganda. Kita sa abad mo. Naawa siya talaga kay tatay niya na ano. Awang-awa siya sa tay nga umiiyak ka. Kaya na naiyak si Valerie na yun nga may tutulong na sa inyo. Sa tuwa niya. So, yun, titinan namin tayo, no? Gagawin namin ang makakaya na matulungan ka na magkaroon ng hanap buhay. Kasi at least matulungan mo na din si Valerie sa pag-aaral. Oo. Salamat, sir. Oo. Welcome tayo. Sige, Valerie. Pagbutihan mo pag-aaral. Sige, babalik pa kami dito tayo. Bago ako. Salamat, Ged. Ngayon, madamo. Sige. May purpose ang Diyos Nay, kung bakit ano pala nagka-interest akong i-alamin kayo kay Gina. Sige tay, hindi na kami magtagal. Maraming salamat. Sige, Valerie. Oo.